and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Sabay. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong mga salita again. Galal namin, tuloy namin ang aming mensahe kanina, Panginoon. Makita namin, malisya namin, objective namin, Panginoon, na kami lalay sa kasalanan. Araw-araw po ito, Lord, but nawa, especially, hindi kami bigyan to ng space sa aming time, sa aming time at sa aming personal lives, Panginoon. Lumayo kami dito, Lord, especially, hindi lang basta maintindihan po namin kung paano kami lalayo dito. Magkaroon kami ng attitude na talagang galit kami dito, Lord. Hindi namin ito tolerate. Hanggat maaari, Panginoon, ay wala, Panginoon. O naitindihan namin na kami nagkakasala. Pero especially, Panginoon, makita namin ang isang method dito para effectively may lumayo sa kasalanan is to hate evil, Panginoon. So I pray kayo malulati ngayon at magtuturo sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Opo na po. Again, ang title po natin, good evening po sa lahat. Good afternoon pa lang pala, pero ang dilim na, ulan. Title po again is Abstain, Abhor, and Hate Evils. Tagalog, basta galitin mo kasalanan, magalit sa kasalanan, no? So yun lang yun, pero hindi basta galit, talagang iwasan natin, no? Kaya ang subtitle nga is Be Wise and Stay Far Away from Sin. Dahil pag hindi, hindi mo alam kung saan ka dadali dyan. At maganda nga yung Bible quiz nyo, napakagandang illustration, no? Amen. Mira, nilamon. At may mga, ang gandang aralin pa yun, eh. Wala pang preaching dyan, no? May nabanggit-banggit lang natin kasi ang ganda na pag inaral mo. Yung kay, ano rin nga, di ba, si Miriam and Aaron, di ba? Ganun daw talaga yung pag totoong lingkod ng Diyos, tapos ino-offend mo pa, may paglalagyan ka. Maniwala kayo kasi wala nang ginawa yan para paglingkuran kayo, eh. Yun na lang. Tapos pag-iisipan mo pa ng masama, katulad nung nai-data ni Abiram. Diba? By the way, paano na lamon yung ano nila? Gaano ba kalaki yung hole? Pag tiningnan nyo pala actually yung mapa nun, alam nyo ba mas halos magkatabi yun? Si Ruben, saka si Kohat. Okay, kasi yung Levites, diba, nakapalibot sa tabernacle. Pero may ano pa rin yun, west east, diba? Kasi na Moses and Aaron nasa east sila, tsaka si Judah. And then, hindi ko nakabisado yung dalawa. Nasa north, sino man yun, si Dan ata. And then south is si Ruben, yan. And then dito sa west is si sino, isang malakas, si Ephraim, and then others. So dito sa south, ito dito si sa Levites naman. Yun nga, yung pinakamalapit sa east, siyempre si Moses and Aaron. And then, tatlo yung anak ni Levi. Sino yun? Yung kanina, si Kohat. And then, si Gershom and Merari. So, hindi ko alam kung saan yung si Gershom saka si Merari. Merari, sabi ng isang anak ko. Pero si Kohat, andito rin siya sa south. So sa Levi, Tabernacle, Kohat, and then, Rubenites. Yan. Kaya doon malamang nagkaroon ng butas. Kaya dati nagtataka rin ako, eh. Pero pag tinignan mo sa mapa, magkalapit pala. Tsaka lumayo sila, di ba? So yun. Kaya lalayo kayo sa mga rebelde, ha? Oh, madadamay kayo. Yan lagi yung sinasabi rin ni Pastor dati. Huwag kang databi, huwag kang makipagkaibigan sa backsliders. Ganun din, nakakita ko rin yung ano doon. Nagkaibig-kaibigan sila, siya mag-uusap yan. Kaya nung bago pa ako sa church, nag-observe lang ako, eh. May sinasabi ko, Pastor, sinong tama kaya? Ang hirap nang maging lingkod ng Diyos, no? Ikaw yung titirain.
Kaso pag yung backup mo ang Diyos, di kawawa yung mga rebelde. Amen? Ayun, so mamaya, ano din natin yan. Pero yung binasa natin dito sa 1 Peter, natapos po natin kaninang umaga, define natin yung abstain, abhor, hate, evil, stay away, lumayo. So very basic to, pero again, objective natin para talagang magkaroon tayo ng maraming dahilan para hanggat maaari ay hindi na magkasala, especially yung mga dangerous na sin na gumagapang po yan. Ito yung mga hindi obvious na obvious ba? Di ba? Ano nabanggit natin kanina, magnanakaw. Sama ba magnakaw? Len? Masama ba magnakaw? Sabi mo hindi. Mainig kasi. O yan. Yung iba sa atin, sigurado ko hindi magnanakaw ng cellphone. Ay, ayun, hindi magnanakaw ng cellphone. Kasi nga, alam mo, masama yun, tinuruan ka na eh. Pero minsan, yung ibang klase ng pagnanakaw, doon, okay. Yung mga ganun eh. Mga politiko, hindi yan magkakarnap. Di ba? Pero nanakawan tayo sa ibang bagay. Yung mga engineer, hindi yan magnanakaw sa bangko. Pero magdudugasan yan sa kontrata. Ganun yan eh. So kaya sinasabi ko sa inyo dito, tinitira na yan nating hapon, tsaka kanina umaga, yung mga may mga hint lang ng kasalanan, basta alam mong masama, layuan mo na. Amen? Ganun din yung barkada. Masama ba yung barkada? Siyempre, hindi. Depende. Kaya lalo kayong mga bata, again, lalo kung maayos naman ang pamilya nyo, hindi kayo mahirapan eh. Pero kung hindi maayos ang pamilya nyo, dapat alam nyo din na may mga pitfalls, may mga tawag dito, may mga alimutan ko yung term. Hotspot. Ang hotspot ang tawag dun, di ba? Yung pag napunta ka dun, mas malamang sa hindi, di ba? Malaglag ka or something. Landmines or yung hotspot, yung area na yun. So again, nabanggit ko na kanina yung mga young people, of course, ha? Love life, yan. So hindi naman masama yan, pero within that, yan ang kahinaan natin eh. Di ba? Niyo pala. Kami dati. Ganun yun eh. So ano pa, anong pera. Ganun naman yan eh. So yung kasikatan. Yan. So iwas-iwas, lalo pag meron ng mga warning signs, mga flag, red flag, mag-iingat dyan. Okay? Yan, number one na binigay natin. Of course, very obvious, pero nasa delivery na lang, no? Kaninang umaga, alam mo yan ay sinabi na ng malinaw ng Diyos, umiwas ka na. Okay? Mare, yung kapatid mo lang nagsabi, uy, masama yan. Uy, masama daw, pero masama ba talaga? Parang ganun eh. Pag nanay mo na nagsabi, malamang masama talaga yun. Eh, tatay mo na, paano kung may batas na dyan, mayroon ng polis yan, hinuhuli na yung, mare, yung anong kasalanan yan. So mag-iingat, kung Diyos na nagsabi, so lalo ka nang mag-ingat at umiwas. So pero pangalawa, because God preserve those that suso, medyo may pangako sa mga sumusunod sa Diyos at umiiwas dyan. Kaya umiiwas na tayo. Masaya natin yung mga verse, hindi ako na lang. Sabi doon kanina, ye that love the Lord hate evil. Okay, kung mahal mo talaga ang Diyos, magalit ka sa kasalanan at sa masama, then ipe-preserve ka niya. And then sa 34 naman, what man is he that decided, Iba pala yun. Anyway, and then internet tayo nag-tile kanina, no? Yung verse Thessalonians 5:22, ano yun? Abstain from all appearance of evil. So alam mo na hindi basta-basta pwede magbago-bago minsan yung masama, sinungalingan. So lahat, iwasan mo na. Lahat. All appearances, all forms of evil, iwasan mo na. Amen? Amen. Yung ibang namimili, ito oh, masama to, ito masama din, pero ito lang iiwasan ko. Ganun po yan. Actually, very common daw yan. No? Sabi nila, kung mayroon kang binabanatang isang kasalanan, madalas,
okay ka doon kasi binabanatan mo kasi. Pero pag hindi ka binabanatan, ayaw mo pag-usapan, malamang sa hindi, yan ay naano ka na, na nabitag ka na rin sa bagay na yan. So lahat dapat. And then, pang-apat na tayo na-touch natin, so di tayo magsimula. So binasa natin kanina sa Romans 12. Sabi po doon is let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Sige, bilagyan na lang natin. Sabi diyan, so ano yung peke, diba? Dissimulation, pagkukunwari. Nagkukunwari ka na ganito, kunwari, ito yung pinapalabas mo ganito, hindi naman pala. At especially, ano yung binabanggit dyan na dapat di mo pinepeke dyan sa verse na yan? Love. Kasi magandang bagay yan, pero pag pineke mo na, loko-loko ka, di ba? So maraming gano'n ngayon, ha? Bigyan ko naman ng sample, yung iba, ano na, sales. Alam mo, concern ako sa iyo, eh. O na, huling ano ko pa yan, eh. Pero yan din nasa utak ko, eh. Jamie talaga. Iba muna, kunwari. Ay, yung maganda yung sapatos mo, pero may alam ako mas maganda. Concern ako siya, baka mabangga, same lang ka sa bike. Diba? Ito mas maganda yung sapatos. Concerned ako sa'yo. Yun ang sabihan ng nagbebenta ng sapatos, diba? Yung iba naman, anong sabihan? May dissimulation. Kunwari, concern sa'yo, pero gusto ka palang bentahan. Ano pa? Alala ko yung doktor kasi nagpa-ano kami nung nagpa-APE kami. Sabi ng doktor, ay sir, patingnan mo na rin kasi sa company, may mga libre kaming check every year. Di okay na, no? Sabi niya, sir, baka ano, mukhang gusto mong ipacheck din to. Cover naman ang card mo. O di sige, sabi ko. Nung binabasa na nung doktor namin sa ano, oh, ba't ka nagpaganito? Hindi mo naman kailangan to, sabi ko. Sabi ng doktor, covered naman. Tawa-tawa lang yung nurse namin doon. Na doktor pala. Mga doktor talaga, minamax out yung ano nyo eh. Maintindihan nyo ba? Pera-pera din minsan, di ba? So hindi lagi ha, huwag nyo sabihin lahat ng doktor ganun. Ganon din yan, yung ayoko na ikwenta ulit yung ano, basta yun na yun. So, yung iba, concern, yun nga, yung like kong nakita si Peter, batang-bata pa yan, 6 months, ay, inuubo. Ayan o, naalala ko tuloy yung kay DM. Ay, kawawa naman to, tubuhan na natin. At pag di na kayo, parang di na kayo magbayad, mas concern kami sa inyo eh, lagi natin COVID. Concern ba? Peki ito eh. O, lalo na insurance. Yan ang pinaka ano natin eh. Punchline. Uy, baka mamatay ka. Kawawa naman yung ano. Bumili ka na ng insurance. Pag hindi mo ito nabayaran, nagmintis ka ng 2 buwan, wala na yung pera mo. Hindi nila sasabihin yun. Sasabihin nila yung pag nagtanong ka na. Diba? So, yun. So, lalo yung pag-ibig. Sino bang ano dito? Sino ang gusto niya sample lang ko? Si ano na lang? Jamie kasi yung nasa edad na eh, no? May nakilala si Jamie. Ang jowa, may nakilala si Jamie. Ang ganda-ganda mo talaga. Mahal na kita. Hoy, talaga to. Di umasa ka naman, di ba? Isa yan sa mga pinepeke ng marami, di ba? Hindi mo dapat pekiin. Kaya nga yung iba nagpapakamatay pag, di ba, dyan nabigo. Kasi umasa ka na eh. So, yung mga kaya point ko dito, ang point ko dito, ha, kailangan tayo ay lumayo sa masama.
Kasi yung masama, ikukorap yung maganda at mabuti. Yan po yan. Di ba tulad yung mga balkadang nabanggit ko? Iba pala yung kwento ko kanina, no? Kwento ko na rin dito. Kasi kami nung mga balkada kami, syempre yung mga ilabi, mga bata, nag-uusap-usap din kami, mga boys ba? So, usap kami, uy, mahal mo na ba siya? Ayaw mo pag-usapan yung kasi ramdam ko hindi pa ako ready. Pero, pag yun ang uso sa, ano, tapos meron nga kami isang balkada na talagang mahilig doon, puro ganun. At yung isa naman, nadadala na rin. Ako medyo na rin, syempre, ganun, damay-damay na eh. So kaya nung, kaya pag napapagkwentuhan na, nababastos na yung pag-ibig ba? Parang ganun. Kaya hindi ako magtataka, nung nakita kami nung mga ilang ano na, medyo ano na kami nun, ano ba yan, nagtatrabaho na ata kami nun, yun nga. Nakwento ko na sa inyo ito dati. Ay, hindi na ako maasang makikinig sila dito eh. So, ganun. So, nagulat na lang kami. Alam nilang Kristiyano kami ha. Sa kwento, medyo pumunta nga daw sila ng Thailand. Ay, nakapunta kami tayo. Uy, nakapunta rin ako dun. Anong ginawa nyo dun? Nanood kami ng ano. Mas nakwento ko na yun, di ba? Ayoko sabihin dito eh. Pero ang Thailand po talagang ang industry dyan is ano, yun na yun ang tawag, kalimutan ko tuloy, basta yung kabastusan, wala sa utak ko ang tawag doon, ayun na. Ano yung mga pokpok, ano yun, prostitution. Kaya nagkwento rin si, hindi si Pastor Lito, pero si Pastor Lito naman sa Las Vegas naman. Si Pastor, kwento niya. Ganon din daw yan, di ba, sugalan doon. Eh, Pastor siya, sabi niya. Eh, may kilala kasi sila doon sa Las Vegas. Pagbaba pa lang nila ng airport, meron ng ano, meron ng mga prostitute na professional. Sabi ni Pastor, nilapitan siya. Sabi niya, at kwento din. Lit-lit kong tao. Ako pala yung lapitan, sabi niya. Nag-aalokin ka dun. Hi. Ano, nalalan din. Hindi ko kayang gayahin eh. Do you want, ano, ganyan? Good time? Parang ganun daw yung ano eh. Here is my license. May lisensya pala yung mga prostitute dun. Sira ulo din yung gobyerno eh, no? Sa totoo lang. Kaya yun, nabanggit ko sa Thailand, ganun. Ba't ba tayo napunta dun? Kasi, pag-ibig, dapat ipinipeke. Between man and woman, lalo na yung mga bakla na naman. So pero yung mga masama, ganun ang gagawin nila. Ang gagawin nila, isang bagay na maganda, bababuhin nila. Ngayon, gusto mo bang mapunta sa ganun? Pag ikaw pumatol ka dyan, hindi lang sa prostitution, tsaka yung kahit sa mga bata, mga kwentuhan ganyan. Diba? Sino na yung pagkwentuhan? Dyan nag-uumpisa yan. Pinapalakas yung loob mo dyan. Diba? Tayo dito, in-expose natin, hindi natin pinagkukwentos, pagkatawanan natin. Amen? Amen. Hindi tayo ganun. So, iwas kayo dyan kasi hindi, darating at darating sa inyo yan. Lalo yung mga nasa public school. Pag-uusapan yan, uy, ako, ano, nakailan na ako. Diba? Ganun yung usapan sa amin dun eh. Eh, pag ikaw, ano ka, virgin ka, parang iba, tanga-tanga ka rin, iinggit ka pa. Diba? So gusto mo ba yung isang bagay na napaganda, regalo sa'yo ng Diyos, supposedly? Isang araw, inaati mo. Isang araw, sasaya ka, di ba? Bilang may pamilya ang tao. Magiging loving relationship yan. At happily ever after. Live happily ever after. Wala ako, sobrang asal ko minsan. Nanginginig na ako bukod sa may naramdaman ako. Ay sabi dyan, let love with be without dissimulation. Though ito yung mga, again, mga ano po ito eh. Listahan po ito ng mga sinasabing dapat nilang gawin. Parang kanina sa 1 Thessalonians 5, diba? So dito ganun din, naisingit niya. Mag-iingat kayo! Kung alam mo ng masama! Kagalitan mo yan!
Huwag mo yung mahalin, ni huwag kang lalapit dyan. Huwag mong gawing joke yan. Huwag mong yung pulutan yan. Huwag mong gawing biro yan. Amen? Amen. Kaasaran mo yan, kagalitan mo yan. Kasi yung mga importanteng bagay sa'yo na hinanda ng Diyos para sa'yo, nai-enjoy mo na lang. Napakagandang bagay. Kaya yung kasal, naalala ng kasal, di ba, Lynn? Masaya ba yung kinasal ka? Mas masaya talaga yung masaya dyan, yung mga naghintay. Eh, paano kung pang lima mo na? I love you. Ayoko na. Pang ilang boyfriend mo na ako? Pang lima. Mahal mo talaga ako? Oh. Mga hindi naman. Di ba, parang may duda ka na eh. Ako, lalo pag babae, naunahan ka na. O paano? Sa Bible, yun po yun. Regalo mo yun. Amen. So, regalo mo yung virginity mo sa papakasalan mo. E paano kung wala na? Sige nga, naiintindihan mo yung sabi ko. Sa Bible, di ba? Nabutang kasi namin yun eh. Sa Bible quiz. Tama ba? Nabutang naman natin yun. Merong token of virginity. Ganun po yun. Tapos pag hindi na virgin yun, babatuhin yun, di ba? Babatuhin yun. Ibig sabihin, hindi na binibenta. Pero pag nagpakasal ka sa isang lalaki, ini-expect niya virgin ka tapos hindi. Anong sino niloko mo? Pahiya yung buong pamilya nyo. Ganun yun. Ngayon kaso ngayon, hindi na uso yan kasi nga, minapalad na Hollywood eh. Kasi yung mga bakla yung kinasal, ay, excited kami. Kunwari lang, mga trolls yun eh. Mga bot siguro yun. Ay, blessing. Kakasal si Vice Pangit. Alala ko tuloy si Ai-Ai eh. Isa pa yun eh. Yan talagang inasadya niya at ang laitin siya eh, kasi yun ang role niya eh. Ano pa importante sa inyo? Nauna ko tuloy yung love life eh. Ano importante sa inyo? Pag-aaral niyo. Kunwari, naghahangad ka ng maging honorable justice. Diba? Kasi tinapos mo yung dapat mo, matalino ka, ginagawa mo yung tama, ang dami kang tinulungan, tapos bigla kang isang kaso lang. Magkano presyo mo? Sino gusto magkabigado dito? Bakit? Hindi yata kayo matalino, hindi. Maganda rin sana yan, sana. Kung kaya mong ano, panindigan, ganda yan, tutulungan mo yung dapat mong tulungan eh. Hustisya yan! Napaka-importante yan. Tapos yung justisya, binaluktot mo dahil sa pera. Ano nangyayari? Kasi hindi ka naasar sa kasalanan. Eh, sistema na yan eh. Okay na yan. Di ba ganyan lagi ang mga banat yan eh. Eh, lahat naman eh. Ito mga boyfriend na yung mga si ano, si ganyan, si ano. Si... Okay na rin tayo. Hindi ka nagalit. Di ba? Ano yung mga bakla? Si Tito mo nga, si ganyan. Nakadat pa kailang kung sino pang gumawa nun. Abhor, which is evil. And then, ang kabaliktaran nun, cleave to that which is good. Okay? Alala ko si Soriano, yung ginagamit nila sa ano eh. Sa pagpunta daw sa church nila. Tama naman, kung tama yung church nila. Kaya dapat i-apply natin sa church nila to, yung sila yung evil. Kasi false teaching sila eh. Kaya dapat ko sabihin to kasi may kilala akong Baptist daw siya, saved daw, pero hindi eh. Nagsoriano. Hindi ligtas yun. So yeah, apply natin sa church. Ano, pagpapalit mo ba yung maayos na church? Meron nung kilalang ano eh, na-disiplina siya. Nag-fornicate kasi, pinalaya sa church. Nakabuntis. Parehong active yun. Kaya iyak daw siya nang sabi niya. Nagkakwento siya. Biruin mo, sa ang buhay ko sa church na. Tapos, bawal ka sa church, anong gagawin mo? Eh, dinisiplina siya eh. Nakabalik naman, kaso, nandun na yung pagsisisi. Kaya nakakatuwa na, nakabalik, kaso, yun nga, nakaka... Diba? Kaya sabi niya, sana naghintay na lang ako. Diba? Ano pa? Napakapangit nung gano'n, no? Pinagpalit mo yung isang bagay na magkakaroon ka rin naman.
So love, church, ano pa, friends na maayos. Huwag mong pagpapalit yung maayos na friend sa kunwaring friend lang. Amen? Amen. Yung doktrina, yung tunay na Bible, huwag mong pagpapalit sa kunwaring Bible. Amen? Amen. Yun, tsaka profession. So yan, kaya again, number four. Di ba tayo tapos actually? Maraming bagay na maganda, huwag mong ipagpalit. Tingnan natin sa na tayo kanina sa 1 Peter, di ba? Ano yung description niya sa ito, mabigat to eh, tingnan nyo. May basa niya ulit, ready, go. Okay, may mga kasalanan na dapat layuan. Bakit kailangan layuan? Kanina sabi, siyempre galitan Diyos doon. Marami appearance yun, mahilito ka, nakalusot ka sa isa, sa tatlo, hindi. Kaya mag-iingat ka, di ba? Ano yung ano? Ha? Inutos ng Diyos, oh, number one, di ba? Pero dito, bakit daw dapat ka umiwas dyan? Lalo yung nababagit natin kanina pa, yung fleshly lust. Di ba? Ano yung mga fleshly lust? Abortion. Adultery, fornication, lasciviousness. Bakit ka dapat lumayo dyan? Ang sabi dyan, itong mga bagay nito ay nag war against the soul. So, sino dito ang gusto ng gera? Saan may gera ngayon? Sa Ukraine. Ba't ayaw nyo ng gera? Sino gusto ng gera dito? Ba't yung mga nilalaro natin minsan, mga ano, di ba, gera? Laro lang kasi, pastor, eh. Pero pag totoo yan, anong meron sa gera? Yan, kahirapan, sakit, kahirapan, kamatayan, ha? Plague, pagkatapos ng maraming patay, nagutom, pestilence, ganyan po yan eh. Sino may gusto doon? Siyempre, wala. Pero alam nyo ba, ibang kasalanan, parang kala mo walang biktima? Ano yung mga parang walang biktima na kasalanan? Ayun nga, yung fleshly lust, fornication, anong sinong biktima nito? Di ba, pareho namin gusto to eh, di ba? May biktima lagi. Lalo na pag adultery, of course, merong biktima yan. May sira yung pamilya nyo. At hindi lang yon, sabi dyan, against the soul. Ang hirap po niya, kaya again, kung kaya nga maganda mga soul winner kayo ngayon pa lang, makikita niyo yan eh, first hand. Makikita niyo sa mga tao, may survey mo, di ba tayo, ginagawa natin eh, kamusta po kayo, ano pong ano, may trabaho, ganyan, may anak, yan. Sino yung madalas? Mahirap maligtas. Sige nga. The same naman yung message natin eh. Sino yung mahirap maligtas? Yung may mga edgy. Mga mayaman, tama rin, no? Ano pa? Mga mayabang. And then, si mga ito na nga, eh. Di ba may mga baggage, emotional, hindi emotional baggage, spiritual baggage, yung mga may, mga kasalanan lalo sa mga bagay na yan. Hirap yan kasi ginagawa nilang mockery yan eh. Biroin mo, nag-adultery ka, tapos makikinig ka ng Bible, di ba? Pag nag-soloing tayo, oh yan, sharean nyo yan. Loko-loko yan, di ba? Nanginginig na yun, sige, wag na nga. Nakasaril lang ako eh. Ang kalaban yung kaluluwa mo, maliligtas ka naman, andali lang pala. Tapos tumatanggi ka, kasi ang lumalaban dyan yung, ang sabi dyan, fleshly lust, saka in basically kasalanan. Iyon nga ang target natin para maligtas ka sa kasalanan tsaka sa impyerno eh. Tapos ayaw ka ng soul winning. Diba? Pero yun ang dala nun. Ngayon, doon naman tayo sa mga ligtas. Ligtas na ako, pastor eh. Pwede na ako makasalanan. Diba? Pwede naman eh. O, hindi ka pupunta sa impyerno, pero may gera ka pa rin. Gusto mo may gera sa'yo. Again, ano mong apekto niyan? Gutom, problema, spiritually.
Kung sa halip na makadiretso ka sa lakad mo sa Diyos, may gera. O paano yan? Eh, ang hirap niyan. Di, pasto, tulungan mo ako. Eh, yan, tutulungan pa rin. Pero mahirap pa rin. Parang Ukraine na naman ngayon, ang balita do, parang ayaw na silang tulungan kasi tagal eh. Siyempre, gumagastos sa ibang bansa. Bahala na nga kayo dyan. O, patay ka, ganun yun. Diba? Inakabanggit tayo dito, inutulungan natin. Anong kailangan mo? Eh, kasi po, ano eh. Hindi po ako magising pag ano, pag may church na. Di ako sige, gisingin ka namin. Di, ginising mo isa, dalawa, tatlong linggo. Ano, gusto mo, linggo-linggo? May problema kasi. May problema ka na. Ayaw mong makipaglaban. Hindi ka lumalayo doon. Hindi po kumain. Kasi nagpuyat ka na naman eh. Alam ka naman, pipilitin mo yung sarili mo na gumising and then puyat ka. O kaya ano, yung barkada ko. Eh, ba't di ka lumayo sa barkada na yun? Sige nga, kaibigan ko kasi, sabi, wag daw muna eh. Ngayon, kung magulang nyo, nilalabanan. Amen? Mag-pray nyo muna. Gumamit ka na ano, makipag ano ka, terms. Okay? Pag-usap ka, may pag-bargain ka. Ayun, trabaho kasi, labada po kasi. Hindi kasalanan labada. Pero pag ginagawa mong dahilan, kasalanan yon. Amen? Ano pa? Move on tayo dito. Sabi naman dito, magkaka-relate lang po ito. Basa, ready, go. For he that will love life and see good things, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no lie. Let him eschew evil and do good, let him seek peace and ensue. Okay, under number 4 pa rin tayo, ha? Again, ang ano natin is, it corrupts that which is good and lovely. Yung kasalanan, magandang bagay na sana, sisirain niya pa. So kanina, love. Ngayon, ganun din dito. Life, ano yung magandang bagay dyan? Kung gusto mo ng ano daw, life, uy, love life, oh. Hindi. Will love life. Ibig sabihin, yung buhay ang gusto mo. Ayaw mo ng gera, ayaw mo ng kamatayan. Diba? Ayaw mo ng bakuna. Hindi. Yung good days, ibig sabihin, magandang mga araw. Anong dapat mo din? Ganun din, refrain. Parang kanina, abstain. Dito naman, refrain from evil. Ganun din. Alam mo, chismisan niya, makikichismis ka, maraming namatay dyan. Alam niyo ba yun? Nakichismis lang, chinismis mo ganun. Ba't mo sinabing ganun? Atay ka. Inuulit mo lang naman yung ano eh. Eh kasi ikaw, yung dila mo eh. Hindi mo pigilan. Diba, nakasira ka ng buhay, ikaw sisirain ka rin nun. Amen. Hindi ka na lang hindi ka na lang lumayo. Yun ang tema natin ngayon. Layo ka na dun. Eh nagchichismis na, parang gusto kong makinig eh. Gusto ko, alam ko rin. Ba't mo kailangan malaman? Ba't di mo po usapan yung sarili mong buhay? Paano mag-improve yung buhay mo? Di ba? Amen. Huwag ka rin manloko. Speak no guile. At yung evil again, let it eschew. Evil. Huwag mong pagtawanan. Ibig sabihin, eschew talaga iluwa mo. Ayaw mo. Amen? Amen. Okay lang yan, basta hindi ako apektado niyan. Iluwa mo nga eh. Amen. Basta masyado ka naman galit sa bakla eh. Ah, kasuka! Ganun yun. Normal yun. Ikaw normal ka. Gusto mo yung buhay. Gusto mo yung maayos na buhay. Hindi lang para sa'yo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa pinsan mo. Dapat galit ka sa kasalanan. Galit ka sa masama. Yung sinasabi dyan. Kasi lalo pag tatay ka, okay, okay lang yan. Sige, kung ayaw nyo, gusto nyo, gusto nyo, bakla ka. Ah! Hindi ganun. And then isang bagay pa dito, yung gusto kong i-point naman dito, ano? Bukod sa good day, sabi dyan, let him seek peace and enjoy it. Alam nyo pa, pag hindi kayo lumayo sa evil, parang kanina, chismis, naikichismis ka, at naalala ko na naman, sino ba yung hari na sumama kay ano, Ahab, si Jehoshaphat, wala siyang problema, bigla siyang nakipagkaibiga, tapos inasawa pa yung ano niya, yung anak niya, inasawa pa yung anak nung lokolokong hari, si Ahab. O, damay-damay na. Wala ka sanang problema. Eh, ang nirepresent ni Jehoshaphat doon, matinong hari eh. Para mga Kristiyano rin, ba't ka makipagkaibigan? Di ba? Para ibang pastor, ganun. Ay, hindi siya King James. Ako King James, pero makipagkaibigan ako. Para magkatulungan kami. Ba't ako makipagtulungan? Dahil ano, may napera siya. Mapapahama ka rin dyan.
Ganun yan, kahit saan partnership, kahit saan pagkakaibigan. Layuan mo yan. Ano mapupulot mo dyan? Okay? So ano yung makukulap dito? Yung peace. Mawawala sa iyong kapayapaan. Kung hindi ka, alam mo na may away dun. Alam mo itong taong to, papalit-palit ang boyfriend, girlfriend, magkakaroon ka ng problema dyan. Makakwentuhan ka, pati ikaw, tatanungin ka, i-involve ka ngayon. Bakit ayaw na sa akin ni ganyan? Ganyan-ganyan. Ako, hindi ko alam. Isang pag gano'n, umiwas ka na, tanungin mo siya. Gano'n na style doon. Umiwas ka na. Huwag ka na makisaw-saw. Ano, gusto mo kwento kasi nanonood ka rin akong ano-ano sa GMA. Ano, exciting ata yung nasa loop ako, ha. Kasama ako sa kwentuhan. Umiwas ka na! Amen. Umiwas ka na lang. Para yung kapayapaan mo, kompleto. And then, isa pa. Sa Acts 15. Ako, pag hindi pa kayo umalis sa, ano, ha? Acts 15. Ay, basa. Ready, go. And from things championed, and from blood. So ito po yung, alam niyo yung Bible nyo, no? Ito yung may time na yung mga Gentiles, kasi alam mo na yung mga hindi masyado na-instock ng Bible, pero naligtas. So nagkakaroon ng mga churches doon. May mga, of course, yung mga rules sa mga Hudyo, hindi na applicable naman sa kanila, hindi na kailangan gawin. So ito yung mga, kumbaga ito yung pinaka-listahan na lang na dapat nilang gawin. Okay? So una, abstain from pollution of idol, from fornication and things stronger than from blood. So again, naalala nyo, nasabi ko dito yung blood, yung pagkain ng dugo. Basta pagkain, hindi na yan inaano sa mga Kristiyano, ha. Pero pwedeng derive dito yung mga practices na gross ng mga Gentile. Siyempre, fornication, definitely, masama. Okay? And then, gusto ko sabihin dito, yung abstain from pollution of idols. Okay, nasa abstain kasi tayo. Yung alam niyo ba yung idols? Mga Diyos-Diyosan. Bila baptist ka, bakit meron ka Maria dyan? Eh, hindi ko lang sinasamba yan eh. Kaso may pollution, nakaka-pollute yan spiritually. May makakita niyan, kala sumasamba ka dyan. Or, kung di ka man sumasamba dyan, syempre, ayan pala si Mary, ayan pala si Jesus, long hair, no? Ganyan pala yan. So, may pollution po dyan. Kaya maganda, lagi yan sinasabi sa'yo, dito tayo, inaano natin, sinusunog yan, pag kahoy, pag bato, dinudurog yan. So, umalis ka dyan ngayon, kundi sa'yo, at least, huwag kang maki, ano dyan, huwag kang makisaw-saw dyan. Amen? Ganyan po yung mga bagay na, kinuha ko lang actually doon, yung pollute, alam nyo na yung pollute, di ba, na term? Kailan lang, nagkakaano na naman sa Fukushima ba yan? Kasi yung ano dyan, nuclear waste, kumakalat yan eh. Yung sa COVID, ganun din. Hindi, kumakalat kasi yung dumi. So, ganun din yung kasalanan. Pag meron dito, kahit isa. Kunwari ay, ano ba yung mga rules natin dito? Sa mga babae, ang challenge natin, di ba? Ano sabi? Magsuot ng modest apparel. Hindi bastos, hindi pakitang papansin, di ba? Yun ang modest, hindi ka papansin, hindi ka pa-cool, cool na cool, pa-in-in, in ka ba? Hindi ka in, kasi hindi ka naka-short, hindi ka naka-short-short. Eh sa church lang ako, hindi ako mag-short sa church, pero sa ano. Eh nakikita ka rin. Ay, hindi ako papakita sa labas. Eh, iba, pinopost pa nga eh. Di ba? Kaya minsan sa amin, within conservative na to, napaka-conservative na ng grupo namin. Alam, iba, siguro, naghahanap din ng online, ano man yan. Ipopost, hindi, dati pa yan. Ito pa, ito nga pala, ganito pala ako kasexy dati yan, dati ha. Eh, ba't pinopost mo pa ngayon? Ganon din yung para ka rin naglakad dito, mas matindi pa kasi, pinost mo yun eh. Kung may mag, ano sa'yo doon, ang ganda ko yun, isa-save ko to. Diba? Kaya iwasan nyo na yun, burahin nyo na yun. Kung na, nagawa nyo na dati, di, huwag nyo na ulit gawin. Naintindihan nyo ba yun? Nakaka-pollute kasi yan.
Ang dami nakakapollute ng utak. Lahat, basically, lahat ng kasalanan nakakapollute. Huwag mayabang ka. Di ba? Eh, si ano nga, mayabang eh. Pinagyabang niya yan eh. Magyayabang din yun. Natututo. Napasa-pasa na yan. Ano bang kaya no? Ano bang mga kasalanan? Payabangan, magmamalaki, ano pa? Lalo yung mga bisyo, di ba? Ayun, lalo yung kanina, fleshly lust, ganun din yun. Ano pa, kahit mga false doctrine, ganun din yan. Yung mga mahilig sa pera, ganun din. Nakaka-pollute. Pag hindi napigilan yan, na parang di nalinis, nakaka-pollute yan. Ganyan ang kasalanan. Amen? Amen. Kaya balikan natin si Fukushima. Alam niyo yung Fukushima, basta nag-ano yun, kumakalat na parang baho. Ito yung nakaka-pollute. So, pumapatay ng mga may buhay na naiging ano daw, zombie. Ano naman yun. Sa ganun kasi yung mga kwento eh. So, ngayon ginapad doon, kino-contain. Eh, mas maganda na, parang ganun din yung kasalanan minsan kino-contain. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi, doon sa isang, again, yung conservative group namin, mga galit sa bakla din yun. Ang problema yung iba, pinopost pa. Ito nga pala yung dalawang lalaki na galikan. Yung iba, galit na galit eh. Uy! Tatanggalin ka dito sa group. Alam mo namang ayaw namin yan. Ano ba? Eh, sinasabi ko lang nakakadiri. Ba't mo ba nalagay dyan? Natindihan nyo ba yun? Ganon din na yung mga usapan natin. Ingatan nyo. Ako, ingat na ingat ako sa mga sinasabi ko dito. Minsan, kailangan lang sabihin, nasabihin. Pero hindi natin yung pinagkaka... Hindi natin pinagpapiestahan. So sana nakapansin nyo yun. So iwasan natin yung mga kasalanan kasi nakakapulit yan. Kumakalat and therefore makukurap yung magandang bagay. Last. Sa point number 4. Mga halaba pa tayo. Nawala na yung naramdaman ko eh. Eh. 1 Thessalonians 4. Ito parang ganun din po ito. Ako na lang magbabasa para mabilis. Sabi niya, for you know that what commandments we give you by the Lord Jesus, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, and that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Ibig sabihin, lumayo ka dyan! Lumayo ka dyan! Eh, si ano eh, si ate ganyan, di ba? At si ate, si kuya ganyan. Lumayo ka na dyan. Amen? Amen. Ano daw yung napupollute dyan? Ano yung nakukurap? Sa verse 4, sabi dyan, para alam mo kung paano i-possess ito yung sarili mong katawan, na yung vessel na tinatawag dyan, para hindi maging mabastos yan, at para yan ay maging banal, at alam niyo, honor? First honor. Ano sabi nun? Mataas yung tingin sa'yo kasi maayos kang tao. Amen? So sa academics, academics lang yun. May matalino din, sira ulo. Morally. Pero sa atin, ano dapat yung di sa atin masasabi? Ay, bastos yan eh. Nuhari lang yan ganyan. Di ba? O kaya, saan na ba tayo? So kaya, umalis-alis ka dyan. Alisin natin yan para hindi mabahira ng ating honor. Amen? Balik tayo sa mababa. Di ba? Alam nyo naman yan eh. Kaya, ito ngayon sa panahon natin, iba na rin eh. Ang sinasabi sa Bible na they glory in their shame. Diba? Kaya iba, di na minsan maintindihan ako na yung sabihin honor. Amen? Kala nila sa academics na lang. Iba naman, Nora honor lang alam. Hindi na alam yung honor. Kaya dapat importante sa atin yun, hindi tayo masabihan ng nabahira ng masama. Anyway, tapusin ko na po ito ha. Job. Gandang kabisaduhin po ito. Okay, magbasa niyo. Ready, go. And the man, he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Point number 5. Bakit tayo dapat humiwalay, lumayo sa masama? Yun daw ay understanding and wisdom. Kasi matalino ka pa kanina. Ulitin ko lang. Pero ito kasi yung point natin eh. Nauna kasi kanina yung station ko eh. Kung matalino ka, ito, laglag na. Pupwesto ka dito. Hindi pa naman laglag, pastor eh.
Hindi kung ayaw, dito ka na. Matalino yun. Malayo pa, nakikita mo na yung kapamakan, lumayo ka na. Yan ang sabi dyan eh. Behold, the fear of the Lord is wisdom. Kung may takot ka sa Diyos, alam mo, sinabi ng Diyos, huwag gawin yan, malayo ka dyan. Amen. Kahit ano pa yan, sinabi ng Diyos, hindi mo susubukan yun. Totoo kaya yun? Hindi, matapang ako eh. Matapang ka pa sa, ano, sa Diyos, kakalabanin mo ang Diyos. So pag ikaw daw may takot sa Diyos, matalino ka. Amen? At pag lumayo ka sa masama, matalino ka na naman. Kaya yung mga hindi lumalayo sa kasalanan, alam mo, loko-loko, kakaibiganin mo, ano ka? Tanga ka ba? Yun yun eh. Sorry, iba, hindi sinasabing tanga eh. Tanga eh, yun eh, fool. Ang tanga mo naman. Kaya yeah, ganun talaga eh. Ano pa? Anong gagawin mo ngayon? Manunood ako ng puro kalokohan yun eh. Tanga mo naman, ba't ka manunood nun? Diba? Ano pa? Ay, kailangan kong trabaho po. Okay, tama. Kailangan natin magtrabaho lahat. Doon ako kaya, ano. Again, drive. Driver lang naman ako ni, ano, eh, ni Tito Vic and Joey. Driver lang. Nako, saan ka dadali nun? Lumayo ka doon. Amen? Amen? Pag hindi ka lumayo, tanga ka. Yun yun. Ngayon, nasabi ko na. Ganun din po sa Proverbs. Yan ang kabaligtaran ng wise eh. Tanga. A wise man feareth and departed from evil. Lumalayo. Ano yung kabaligtaran nun? But the fool rageth and is confident. Hoy, lalaglag pa. Kaya ko yan. Tingnan mo. Hindi ako maano dito. Nakaibiganin ko yung bakla. Ano pa? Gatabaho ko sa ano, sa beer house, pero hindi ako iinom. Pero ako yung nagsoserve. O kaya, ano ba, ano yung mga lokohan ngayon? Sa aksi na naman nasa utak ko eh. Ano pa? Titiktok ako pero hindi ako gaganyan. Kasi yung mga pinapanood mo nung ganun din. Diba? Ano sabi sa'yo? You're a fool! Pag hindi ka lumayo dyan. Ay, basa nyo nga. Ready, go. A wise man feareth and departed from evil, but the fool rageth and is confident. Yan, actually, yung rageth, ginagamit yung ano eh. Misa yun, parang galit or malakas ang loob. Okay, if you don't listen, you're a fool. Last, wrap up na natin. Psalms 34. Parang inaantok na kayo. 34, hindi 36. Ibasa natin yung malakas. Ready, go. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Ano yung sabihin ng cut off the remembrance? Remembrance, ano yung mga remembrance? Sulat, picture, ganun ba yun? Eh, puputulin lang pala ng Diyos yung aking picture eh. Ano yung sabihin ng cut off the remembrance? Ha? Alisin? Kalimutan? Hindi ka naaalalahanin? Paano ka nga hindi maaalala? Paulit-ulit yan sa Bible. Papatayin ka ng Diyos. At hindi ka lang namatay, nasunog pa. Merong isang dakilang hari, nilagay niya statue niya na, ang dami statue. Hindi ako makakalimutan, I will be remembered for 1,000 years. Moto po yun nila. Paano nila sisirain to? May mga soldier ako. Natalo din eh. At sinira yung statue at lahat. Yung iba nga, lalo pag sinunog. Sino ba si, ano? Si Governor, ganyan-ganyan. Ewan ko. Hindi mo kilala yun. Hindi ko rin kilala eh. Kaya nung dati, yabang nun.
So pinatay, inubos, ubos. Pati yung mga statue, wala na. Yan daw yung mga gumagawa ng masama. First Corinthians. Ito naman yung mga Israelite na to, ha. Ano sabi sa kanila? Example, inulit lang ni Paul as an illustration sa Corinthians. Makibasa, ready, go. But with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples. Claim them, we should not lust after evil things, as they also lusted. Yung mga bagay na masama, gusto mo ba yun? Bakit natin kanina kasalanan? Gusto mo ba ng kasala? Ayaw mo kasi sinabi kong kasalanan, eh. Pero pag sinabi ko lang, gusto mo bang kumita ng malaki kahit ng loko ka? Kasalanan yun, di ba? Gusto mo ba yun nga, makatikim kahit di pa kayo kasal, ganon? Gusto mo ba yun? Gusto mo ng salaman yun, di ba? Ay sabi, ano nangyari daw sa mga yan? Ito po yung mga pinalaya na sa Egypt, eh. Di ba? Ano yung nilast nila after evil things? Naalala, napakababaw niyan, eh. Naalala niyo yun? Inamiss nila sa Egypt, di ba? Sino makapagbigay? Inisa-isa niyo yun, di ba? Onions. Melons. Leeks. Yung ano man yun. Eh kasi wala sa, eh talagang wala sa wilderness. Kasi hindi naman yung final destination nyo. Meron pa kayong promised land, eh. Naghahanap kayo ng wala. Diba? Parang mga, yun nga, parang mga young people. Basta parang gusto ko ng asawa, eh. Pero hindi, wala pa akong ano, eh. Hindi pa, wala ka pang kita, eh. Hindi ko pa kaya, eh. Pero gusto ko na. Huwag muna. Kaya ang ginawa sa kanila, alam niyo yung ginawa sa kanila doon? Diba, makakapasok na nga sila ng promised land, eh. Hindi sila sumunod. Ang gusto nila, makakapasok sila doon, pero hindi sila makipaglaban. Di ba? Gusto nila ganun. Ay, lakas niya. Ay, huwag tayo dyan. Pwede bang, Lord? Total, hinati mo naman. Hindi sinabi yun, ha? Parang, inaano ko lang yung state of mind nitong mga to. Kasi nakita nila, hinati ng Diyos yung, alin? Red Sea. Pwede bang, patayin mo lang ito, hindi na kami mag-gera? Kasi natakot sila, eh. Di ba? Kaya, anong ginawa sa kanila? Pinatay sila ng Diyos. Yung sabihin niyang, overthrown in the wilderness. Hindi sila agad-agad pinatay, pero, pinaikot-ikot sila, ikot-ikot-ikot-ikot, 40 years, hanggang sila ay mamatay na ng kusa. So, basically, sila ay pinatay ng Diyos. Kaya, number one, bakit tayo dapat lumayo sa kasalanan, sa masama, ha? Number one, commanded ng Diyos. Pangalawa, para i-preserve tayo ng Diyos, pag lumayo tayo sa kasalanan. Pangatlo, maraming forms yan, hindi mo malaman minsan, kaya lumayo ka na lang sa buong lahat ng appearance of evil. Then pang-apat, i-corrupt yung magandang bagay at maganda para sa'yo sana, lumayo ka na sa masama. And then, yung katatapos lang natin, ba't ka dapat lumayo sa kasalanan? Kasi yun ang tama, huwag kang tanga-tanga, be wise. Because it's the wise thing to do. Hindi ko pala nasabi yun, no? It's the wise thing to do, eh. Kung masama yun, umalis ka na. Amen? Hindi mo gustong ma... Ang dami mo, ha? Di ba? Pag nag-soul winning again, ha? Nasa na po yung asawa niya? May kwentuhan, eh. Ay, hindi. Mayroon kasi may asawa na ako doon. Bakit? Hindi naman nasabihin na totoo yan, di ba? Ang totoo, nagkamali. Nauna, hindi nag-isip, hindi naging wise. Basically, ganun yun, eh. Hindi niya pinahalagahan yung kanyang pagbabae ka, anong dapat pahalagahan? Mahalaga sa lalaki yan. Na siya yung una, malinis ka, at paglilingkuran mo siya, eh kung binaboy mo na yung sarili mo, sige nga. May papatol sa'yo, sigurado yun. Pero anong klase? Mababang klase na. Men, masakit ba? Sana, kaya nga hindi kayo dapat sana maging ganun.
So ganun po yun, kung ngayon maging wise ka. Amen? And then last, kung di pa kayo kumbinsido doon, sige. Ano yon? Bakit tayo dapat lumayo sa kasalanan? Ang sabi kanina, cut off. Ngayon naman, overflow. Bakit tayo dapat lumayo sa kasalanan? Sige nga, ano, matapang ka? Matapang ako eh. Oh, sige, ano, matapang ka? Ano, may naiiba ba? Balik tayo sa kanina. Ano magagawa ng tapang mo? The face of the Lord is against them that do evil. To cut off the remembrance of them from their... Patay ka sa Diyos. Kaya number 6, kailangan tayong lumayo sa kasalanan kasi the Lord will punish. Amen? Amen. Hindi ako takot. Sige, sige, tingnan lang natin. Eh, masabi, kilala ako yun. Masaya naman siya. Oh, alam mo lang yun. Yung mga nauna, lalong yung iba naman sa harap, takot humarap. Napansin ko yung ibang mga nagkamali sa buhay, hirap yung humarap sa mga tao matino, especially. Yun yung napansin ko naman. Eh, siya raman ng Bible yan. Eh, hindi. Baka magka-ano tayo dyan eh. Diba? Ayaw ka niya maging kaibigan. Eh, samantalang tayo dapat yung mga kaibigan nila. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Baka hindi kayo dapat maging kaibigan nila. Kung matino ka, ikaw yung the best na kaibigan nila eh. Pero iiwas yan kasi pinarusahan na ng Diyos. Maraming klase po ng parusa. Obviously yan, papatayin ka ng Diyos. Nabanggit na rin natin yung mga kalokohan na talagang ano yung mga kalokohan na papatayin ka ng Diyos. Sobrang asal sa iyo ng Diyos. Nadami yan. May violente ka. Alam mo, maton-maton ka. Nakahanap ka ng katapat. Si Wilfredo pala yung nakakatapat mo. Kalimutan ko na tuloy. Ang dami ng bago ulit, di ba? Maraming paraan ng Diyos para ikaw ay parusahan. Pwedeng sakit, pwedeng pagkawala ng kung anong importante sa'yo. Amen? Importante sa'yo. Maayos na pamilya. Sino na nangarap ng maayos na pamilya dito? Yung maayos, naglilingkod sa Diyos, tuloy-tuloy. Sana ganyan lagi ang gusto. Hindi yan, hindi po yan anong madali. Biyaya lang ng Diyos kung ma-attain nyo yan. Amen? Mawawala sa inyo yan. Isa sa mga parusa. Iiyak-iyak na lang kayo doon. Nakatingin kayo sa ano, no? Nakatingin kayo sa online ng Discerning Word Baptist Church. Tuloy-tuloy yung paglilingkod sa Diyos. Ikaw, andong ka lang, oh. Bitter, no? Bitter. Wala eh. Ang daming klase ng parusa ng Diyos. Pwede sa'yo. Ano pa? Mapunta ka sa kulto. Yun, isa yun sa mga parusa din ng Diyos eh. Iba naman, panaiiwas sa ano, fornication. Kunwari, ang ginagawa ng iba pa, mag-fornicate, nagtuturok ng kung ano-anong, para hindi mabuntis, di ba? Ah, basta hindi ako malusyang. Okay. Bandang huli, doon nagkasakit. Nung gusto na magkaanak, ayaw na. Parusa na naman ng Diyos yun. Malandi ka kasi. Diba? Alala ko yung mga salita ko po, hindi ko ginagawa ito everyday. Ha? Baka huwag niyang gagayahin. Ginagawa ko lang dito kasi nag-aaral tayo. Amen? Baka nagkakamali kayo. Ha? The Lord will punish. He will cut off the remembrance of them from the earth. Yung mga gumagawa ng masama. Ngayon, tapusin na natin. Parting words. Simple lang po yung message. Anong dapat natin gawin o hindi dapat gawin? Anong dapat hindi natin gawin dapat? Anong dapat natin gawin? Entitle natin, abstain, abhor, and hate evil, be wise. Stay away from sin. Lumayo ka na dyan, let us avoid sin and stay far away from it, even a hint of sin. Basta alam mo may masama doon, alis ka agad doon. Eh, call mo naman yan, ano? Masyado kang maingat. Alala ko tuloy nagsabi sa akin, hindi ka umiinom. Hindi ka kumakain ng baboy, ng taba. Mamatay lahat ng kaibigan mo.
okay lang, hindi ko rin sila kaibigan. Ganun na lang. Parang kasi sinasabi, malungkot ka, wala kang kaibigan. Di mo, may iba akong kaibigan. Man. Amen. Sa mga kaibigan ko, mga kabataan din. Kasi ganyan yung idea ng mga yan. Hindi makarelate sa mga bata. Kaya pag nasa church ka, katulad ko, may kaibigan ako mga kabataan. Amen? Amen. Hindi ako yung, ay wala na akong kaibigan, dami pa dito, matay na kayo dyan. May kaibigan ako adult, kaibigan ako matanda, may bata. Mahala kayo dyan. Kaya sabi dito, okay, pakibasa po, ready, go. When the friends not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor, and let none of you imagine evil against his brother in the world. Tinapos ko po dito kasi ang maganda po yung ano dito, sabi dyan, masamang gumawa ng masama, di ba? Pero pwede ba dagdagan mo pa? Hindi ka na gumagawa ng masama, kahit imagination lang, wag na. Kasi sabi ko eh, wag mong imagine. Madalas kasi iba natututo sa atin gano'n pag ginawang ka ng masama, gusto mo gawin din sa iba, di ba? Either gawin mo sa gumawa sa'yo ng masama, ang Wilfredo, di ba? Gawin kaya atin ito ng masama. Or sa iba naman, gawin mo yung iba. Parang yung mga anak ko sa akin sinasabi, kung binuli ka, huwag ka mambuli. Pero yun ang madalas na nangyayari sa iba na binuli, mambubuli din yan. Pero sabi sa atin, ang utos sa atin, huwag kang gumawa ng masama. Huwag mo natin isipin. Paano huwag isipin? Pastor, lagi ko naisip, binuli ako, parang gusto ko rin gawin sa iba. Ang sakit, pastor eh. Solusyonan mo. Ito nga, solusyonan mo sa rin, huwag mong paalis, huwag mong pakawalain na parang pinasa sa'yo, ipapasa mo sa iba. Ano yung bola? Kung pinasa yung bola na masama, magawin mo sa bola masama. Huwag mo ipasa. Tapong mo na sa basura, di ba? Men, huwag ka mag-imagine. Hindi ko naiisip ko talaga yung ginawa sa akin na nabudol ako eh. Mambudol din kaya ako. Para makabawi man lang. Huwag! Huwag na kayong mag-imagine ng masama. Men. Eh, paano yung mga bakla, pastor, na hindi mo lang ino-imagine eh. Kalaban naman ng Diyos yun eh. Pag-pray na lang natin, ang Diyos ang bahala doon. Iba yun. Amen? Hindi tayong gagawa. Di natin papatayin sila. Kawawa na nga yun sa impyerno eh. Napatay mo pa dito, dinadamay ka pa. Huwag, ganun. Okay, so ano pa? Tapusin na natin to. Gusto ko ngayon eh. Nasa pagmasama, umiwas, malayo. Okay, pag may nag-i-insight sa'yo, nag-i-invite, ang gumawa ng masama, takbo ka agad. Amen? Ayun yung pastor, yung takot. Hindi ako takot, matapang ako eh. Maging matapang ka sa tamang bagay, saka sa tamang paraan, tamang... Ano, galit na ba kayo sa kasalanan, saka sa masama? Sana. Let us stay away from evil, even the hint of sin. Huwag ka mag-imagine. Imagine, yung imagination mo, gwardyahan mo. Pag may nakakaisip ka na ng masama, tapon mo agad. Okay? Kontrahin mo. Kontrahin mo ng magandang bagay. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na medyo advance pa yung lesson namin, pero nawapanahon din sa panahon namin na kung saan, Panginoon, kami ay nai-invite at talagang finifeed ng maraming kasalanan, temptation, and then not even that, Panginoon, pinapangakuan kami na wala itong consequence, na hindi kayo magagalit, kung ano man yan. Lord, let us be wise and not fools, Panginoon. Makaintindihan namin na kayo po ay definitely paparusa, one way or the other. Kung kami ligtas na, salamat po. But you have other ways, Panginoon, kung saan kami po ay magisisi din sa bandang huli. So I pray na tulungan niyo po bawat isa. Maraming salamat sa ginagawa niyo na po, Lord, sa providence niyo, Lord. The fact na kami pinakapag-aral ng salita. We take advantage of this thing, Lord, na kami pinakapag-aral. Kami po ay magtapat na sa inyo, Panginoon, at magawa kami, Panginoon, lalo na banggit kanina, lalo kami lumayo dyan, kagalitan namin yan, therefore, ipipreserve nyo rin kami as you have promised, Panginoon. May lang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.